sa Action Radio Bacolod. Yes, good morning. Thank you. Magandang umaga po. Good morning po, Kong. Thank you so much po sa time na binigay po ninyo sa amin dito sa Action Radio Bacolod. Mapapakinggan po tayo sa buong Negros Occidental at Bacolod City. Kong, any reaction? Ngayon po, merong issue, no? Na nagpapalibot dito po tungkol sa People's Initiative na ginagawa ng nagpapakilalang mga civic organizations or non-government organizations para po dito sa pinupush na charter change. What's your reaction or your stand sa ganitong issue po? Yes, marin po natin tinututulan na no, ang any measure ngayon na buhayin itong usapin ng charter change. Kasi for the past, ano naman, hindi naman natin narinig po, diba? So suddenly ngayon, merong mga ganitong umuugong no, na balita. Higit pa sa balita na merong mga measures, may mga nangyayari sa ground. At yun allegedly, yung gusto nating malinawan o maklarify through the House Resolution 1541. Ito po ay idirekta ang House of Representatives through the Committee on Public Accounts para i-investigate in aid of legislation yung mga reported signature buying, no? At allegedly, ginagamit ang public funds para sa People's Initiative daw para i-amend ang 1987 Philippine Constitution. So, yun po, no? Ayaw natin itong mga moves na ito. Kasi kung totoong genuine yung kagustuhan ng mamamayan natin para sa pagbabago ng konstitusyon ng 1987, hindi kailangan yung mga ganon ano, na nababalitaan natin sa ground na ginagamit yung AIX, TUPAD, iba pa no, na mga ayuda, pagbibigay ng ayuda para magsuporta yung mga tao sa charter change na gagawin. Na napaka dubious po nito at talagang kaduda-duda. Kasi kapag sinabing People's Initiative, supposedly mga tao yung nagpo-push nito eh. Hindi po mga barangay captain, hindi mga politician, hindi kung sino-sino, ano, para sa kanilang interes. Ito po ay dapat mostly, no, mostly ang composition ay mga simpleng mamamayan. Ngayon, meron tayong pulse survey, I believe, noong March 15 to 19, 2023. Majority po ng ating mga mamamayan, 79% of the Filipinos, have little to no knowledge of the Constitution. Ibig sabihin, hindi nga nila alam yung Constitution eh. Sa kasalukuyan, babaguhin mo ngayon. Diba? So may mga ganon. We demand, no, to know the source ng mga ganitong ano, funds. Kaya dapat yung mga mamamayan natin manindigan. Totoo naman kailangan nating pag-usapan yung mga pagbabago, no? Pero hindi ito yung panahon. Kung bakit po para sa pagpaliwanag sa lahat, hindi po tayo pumapayag unang-una sa pagbubukas ng foreign ownership 100% sa ating mga natural resources. Hindi po yun yung tingin nating way forward. No? To wholly own the our lands, mali po yun. Yung businesses natin and even our educational institutions. No? Ito po ay hindi dapat ginagawa, lalo na kung tayo ay nag-nation building at yung significance ng ating national patrimony. So, yun po, no? Ayaw natin na ang interest lang ng iilan ang mapakinggan at mag-profit sila dito. So, sa tingin po natin, itong People's Initiative na ito, hindi po ito tunay, genuine na People's Initiative, no? Even po kasi meron pong report kahapon, sinabi po ni Senator Ivy Marcos, she claimed last week rather, na yung nakakabahala po dito kasi sinasabi po na bawat congressional office daw po ay
binigyan po or meron pong offer na 20 million just to gather enough signatures po para suportahan, no, itong People's Initiative? Kaya nga po kami nag-file nitong resolution to investigate kasi gusto nating malaman nito. We have been hearing also, no, mga ganitong reports na mamonitor namin na even sa distribution ng aid and gifts ng holiday season sa mga lugar, no, iba't ibang lugar, sa Rizal, Quezon City, Caloocan, Valenzuela, Tarlac. Yun. Sinasabi naman po ng mga mamamayan kung paano parang may tila ba corrupt practice na ginagawa and taking advantage ng kanilang kahirapan. Kasi hiwalay po yan eh. Hindi po dapat ginagamit yung social protection programs and public funds para mag-gather ng suporta. Kasi magmumukhang bribery yan para sa charter change, para lang suportahan ng mamamayan yung charter change. Dapat hindi, di ba? Kasi ang mamamayan natin, dapat alam nila na ito yung kailangan natin. Eh, nauna naman natin pinag-usapan before, pag tinanong mo po kung ano ang number one, number two, number three na kailangan para sa mga sumuordinaryong mamamayang Pilipino, ano ang kailangan nilang gawin? Number one, itaas po yung sahod ng mga manggagawa kasi hindi nga makaagapay sa kasalukuyan para nang sa ganun, hindi masyadong mahirap yung kanilang kalagayan. Pangalawa, yung pagbaba ng presyo ng mga bilihin, yan po yung isinaklamor ng ating mamamayan. Kasi yung sabihin mong bigas ngayon, di ba, 60 pesos, 59 pesos per kilo, hindi bumababa eh. So, yun ano, pangatlo, mga trabaho. Kailangan ng Pilipino ng mga trabaho. Ngayon, after nga ng pandemic, bumalik ulit tayo dun sa ang mga mamamayan natin, lumalabas ng bansa para makapagtrabaho, para makakuha ng sweldo na sapat para sa kanilang pamilya. So, mga ganun, ano? And even yung mga simpleng magsasaka natin ngayon, napipilitang magbenta ng kanilang agricultural lands at hindi yung ating land conversion ngayon, eh samantalang dapat, di ba, ang mga magsasaka natin nagpapalago at nagde-develop para sa industriya natin. Hindi ganun eh. Tapos ngayon, ibubuyang-yang mo ulit. Ibubuyang-yang mo sa foreign investors yung ating ano, natural resources. So, yun. Kung sinasabi po na merong mga ganito na offered sa mga district, sa mga probinsya, para sa signature daw ng mga mamamayan natin to amend the constitution, mali po ito. Hindi po dapat natin ito tinotolerate. Kasi naman po, kung gusto po talaga ng publiko, they don't need to be paid naman po, di ba? Yes, yun po yung sinasabi natin. Kasi kung mga magsasaka, estudyante, local businesses, di ba? Kung magiging disadvantage para sa kanila to, hindi talaga nila to susuportahan. At ang maganda po ngayon, marami na ang nagsasalita. And there are formations opposing this measure, no? Oo. So we hope, Kong, no, meron pong gaganapin na investigasyon na patungkol po dito, pero nagsasabi na po yung liderato ng House na sinasabi nila wala silang kinalaman tungkol dito sa People's Initiative. Yes, kasi parang ngayon yung balita centering on Senate na eh, di ba? Kasi parang yung Senate ngayon, si Senate President Zubiri, meron siyang measure and he would like it to be heard sa Senado. Parang uunahan pa daw nila ganun, yung pag-uusap sa Kongreso. Pero nevertheless, gusto po nating malaman at maimbestigahan talaga ito. Kung sinasabi na ganito, pare-pareho naman po tayong lawmakers, dapat po marinig ang opposition side. Kung do you find it suspicious kung saan po kayo nanggagaling itong mga civic group na nagpapakilala na sila po yung nasa likod itong initiative, why do they have that enough resources? Bakit po ganito po talaga kakommitted sila to conduct such thing na parang biglaan lang po eh.
pagdating po ng 2024, biglang umarangkada po ito? Yes, oo. Kasi, alam mo, ever since naman merong ano eh, no, merong mga moves or kung ano mang mga ginagawa ng mga nakaraan, even nung panahon ng Marcos Senior Administration. And we've heard itong pirma na tinatawag, this group na nagsasabi to amend the Constitution to People's Initiative, baka no, sabihin mo sa mga pro-chacha kung ano-ano, mga ano na po, ito, may pagka-suspicious, ano, kasi parang yung timing din, hindi naman ito yung kailangan hindi siguro mapansin ng mga tao kung ano yung mga kailangan. Ako lang kasi, parang, halimbawa, sa usapin ng imperial pangalan eh, nung ipinasa yan, ang ipinangako niyan, pagbaba ng presyo ng kuryente. Eh, hindi naman yun nangyari. So, ngayon, magpapasa ka, buong-buo pa, babaguhin mo yung konstitusyon, parang hindi ka makapagtiwala. Diba? Pangalawa, sabi sa atin, rice liberalization law, bababa ang presyo ng bigas. Hindi naman yun nangyari din. Diba? Tumaas pa nga. So, parang paano mo ngayon sasabihin na this will be for the interest of the Filipino people kung ganun yung mga nangyari ng nakaraan. So ngayon, pagtaas ng sahod ng gusto ng mga tao o pagbaba ng presyo ng mga bilihin, hindi nagagawa. So how can you trust na itong Marcos administration, they will fulfill that na yung mandate ay tulungan sa mga mahihirap natin? Baka masalma na. It's like saying that this particular initiative is just only for the interest of the few po, no? Yes, oo. We are asking that, no? For everybody, no? Saka masama po yung ginagawa na taking advantage of yung mga massive, no? Na massive kasi yung ano eh, yung power sa atin eh. So, talagang hindi yun babasahin ng mga tao o hindi nakakapagbasa yung ibang mga mamamayan natin na maiintindihan, hindi nila mauunawaan, yung mga interest sa kanila. So, yun po, no? Hanggat matindi yung discrepancy natin between sa mayaman at mahirap, may problema talaga tayo doon sa pagpapaunawa kung paano makakatulong yung charter change sa mga pinakamahihirap sa ating lipunan. Kung ano po yung gusto natin ipahatid namin sa reminders sa publiko po, lalong-lalo na ngayon po ay nagpapatuloy ito, marami nagsasabi na meron na po sa mga local government units nagkakandakt itong signature campaign, ano pong gusto natin ipahatid na reminders or mensahe po sa kanila? Yes, first po, any measure na magbabago sa konstitusyon, tingin po natin kung gagawin niya yun, hindi po yun makakatulong. Kailangan po patunayan muna yung mga basic na kahilingan o batayang kahilingan ng ating mga mamamayan na magawa, ma-fulfill. Yun po ang pagkakaroon ng lupa, no, na nasasaka at yung pagkakaroon ng, sabi nga natin, dagdag na sahod, disente, no, at nakabubuhay na sahod sa kasalukuyan. Maraming mga trabaho na nag-generate, yan po yung mga kailangan, ano? At tutulan po natin yung any measure na sa tingin natin eh talagang hindi makakatulong sa atin, no? Doon sa circulating petition po, nakalagay doon to amend Section 1 ng Article 17 of the 1987 Constitution, insert yung phrase, voting jointly at the call of the President or the Speaker of the House of Representatives. Ma-overrule po nito yung wisdom ng Senate dahil konti lang yung Senado, mas malaki yung miyembro ng House of Representatives. Pangalawa, tutulan po natin yung sinasabi dito na pagbubukas nga, no, sa we will be robbed, ayun pa ang tawag natin dun eh, tayo ay nanakawan ng ating sariling lupa at sariling kinabukasan para lang sa mga iilan na gusto na manatili sa pwesto at para sa kanilang interes at kumita pa rito.
So, kasi pag binukas mo po yung economic provisions, it's not only the economic provisions. You should also provide yung mga political structures to implement those. So, ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun, magbabago ka rin. Diba? Ng ilang mga political structures para magawa mo yun. So, ibig sabihin, yan po yung mga pinangangambahan ng mga mamamayan. Hindi dapat tumawin ka ng mga nasa pwesto. Yan, demokrasya natin, di ba? Ang naka-ano dito, nakasalang. Gusto natin na makakapagboto tayo every time at napapalitan natin kapag hindi epektibo, epesyente ang mga nasa pwesto. Yun. So, call natin, itigil itong mga measures na ito, mga ginagawa na ito, at dapat ipaliwanag sa mga tao, no, na hindi na nauunawaan nila, no, na itong yung People's Initiative, yung tunay na People's Initiative, hindi dapat gumagamit ng iba't ibang pamamaraan na nakukompromiso sila. Yeah. Pong, anyway, before po tayo mag-wind up, do you have any update po doon sa petisyon natin sa Korte Suprema regarding po dito sa PUV Modernization Program? So far, wala pa po tayong naririnig ngayon, pero nag-comment na po back ang LTFRB. So we are expecting na pag-uusapan na yun ng Supreme Court so far. Oo. Okay, sige. Tapos yung nangyari naman sa Congress, nung nakaraang pagdinig, di nakahang yun. Ang gusto ay i-extend yung franchise consolidation deadline, pero parang dead pa rin sila dun sa usapin ng PUVMP. So ngayon, yung mga jeepneys, dahil mawawalan pa rin sila ng kabuhayan, sila ay magpapatuloy ng protesta. Okay. Kawawa ka naman yung mga jeepney drivers natin. O nga naman po, sinasabi, meron pong report na nagsasabi baka po pumalo ng 30 to 50 pesos yung pamasahe. Oo, okay. Yung pa yung nakakatakot, ano? But so far, yung ang inaalala ko pa, yung magkutong yung mga mamamayan, nag-disenting nagtatrabaho naman. Tapos, ngayon, tatanggalan mo ng kabuhayan, kapalitan mo ng kung ano-ano measure, hindi pa naman ayos. Hindi pa naman maayos yung plano ng gobyerno. Mm-mm. Bakit naman ganun, kahihirapan yung mga mahihirap na? Oo nga naman po. Anyway, mag-update lang po kami the coming days po, Congressman, kung ano po yung development regarding sa dalawang issue na ito na kinakaharap po ng ating bansa. Magandang umaga po. Thank you so much. Yes, good morning po. Magandang umaga sa Action Radio. Magandang umaga sa Bacolod, Negros Occidental. Mabuhay po kayo. Thank you po. Action Hotline 2006 Golden Dove Award for Best Public Affairs Program for Radio. Action.